Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtulong, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Peace. It's break time. Kumusta po kayo? Nawa po kayo'y nasa mabubuting kalalagayan sa araw na ito. Ngayon po ay May 14, 2022. At ang mabuting balita po natin ay mula kay John chapter 15 verses 9 to 17. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos.
hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ngayon po ay Sabado sa 4th linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. At ngayon din po ay pinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ni San Matthias Apostolos. Happy Easter and Happy Feast Day. Ngayon ang magandang balita po natin ay sa pag-ibig tayo ay hinirang ni Jesus upang humayo, mamunga, at manatiling namumunga. Pakikipagkaibigan. Pakikipagkaibigan. Ito po ang panibagong uri ng pakikipagrelasyon na handog ni Jesus sa ating lahat na sa kanya ay sumasampalataya. Sabi niya, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Sa pakikipagkaibigang alay, handog ni Jesus, kanyang tanging hangarin ang pagkakaroon natin ng tunay na kaligayahan. Sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang kagalakan at kaligayahan mismo ni Jesus. Ang kung anong mayroon siya, ito ang buong-buo niyang ipinagkakaloob sa kanyang mga kaibigan. Walang itinatago. Lahat ibinibigay. Ang buong buhay niya. Ano ito? Anong kagalakan ito? Ang kagalakan ng pagiging ang anak ng Diyos Ama. Ito po yung pinakaninanais na ipagkaloob sa atin ni Jesus. Oo, kaibigan ko, tayo ay mga anak ng Diyos Ama kay Kristo Jesus. Ikaw at ako, mga anak ng Diyos Ama kay Kristo Jesus. Di ka pa ba nagagalak? Ang pagiging mga anak natin ng Diyos ay nakatindig sa pag-ibig ni Jesus sa Ama at sa pag-ibig ng Ama sa anak niyang si Jesus. Sinabi niya ni Jesus, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Yung mismong pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus, yun din mismo ang pag-ibig na iniaalay sa atin ni Jesus. Sabi niya, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, patuloy ni Jesus, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaibigan, nandoon sa pagsusunuran, ano? Sa pagsunod, no, udyok ng pag-ibig, nandoon ang pananatili sa pag-ibig.
Ang anak na umiibig ay tunay na masunurin. Masunuring tunay ang anak na umiibig sa ama. Ito po ang tunay na ekspresyon. Ganito ang tunay na pagpapahayag ng pagmamahal sa pagsunod, bunsod ng pag-ibig sa karelasyon. Kaibigan, ito ang utos, ang habilin ni Jesus sa ating lahat bilang isang simbahan, bilang mga Kristiyano, bilang isang simbahan, ang maging masunurin sa pag-ibig. Sinabi ni Jesus, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Hinirang tayo ni Jesus bilang simbahan na upang humayo. Tandaan natin, bago siya umakyat sa langit, hinabilinan niya ang kanyang mga amunting simbahan, kanyang mga alagad. Humayo kayo sa lahat ng dako, no? Sa lahat ng dako sa buong mundo, pangaral niyo ang aking mga turo. Turuan niyo sila ng lahat ng aking mga aral at bautismohan niyo sila, no? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito, maliwanag na hinirang tayo ni Jesus bilang simbahan. May misyon ng pag-ibig. Tinutulak tayo ni Jesus na humayo sa pag-ibig, magbunga sa pag-ibig, at manatili sa pag-ibig. Upang kung magkagayon, anumang hilingin natin sa pangalan ni Jesus bilang simbahan, sa pananalangin ay kanyang ipagkakaloob. Kaibigan, nasa pagsunod, sa atas ng pag-ibig, naroroon ang kaganapan ng buhay. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya naman sa utos ni Jesus na magmahalan kayo o magmahalan tayo, nais niyang ialay din natin ang ating sariling buhay para sa kapwa natin, sa isa't isa. Kagaya ng kung papaanong inialay ni Jesus ang kanyang buhay dahil tayo ay itinuring niyang kanyang mga kaibigan. Marahil ay nasa tamang panahon po tayo ng ating buhay, pananampalataya, kung saan kailangan nating tayahin ang bawat nating pakikipagrelasyon, bawat nating karelasyon, at bawat nating relasyon. Maging ang pagiging kabahagi natin ng buhay ng inang simbahan. Kaibigan ba ang turing natin kay Jesus? Kaibigan mo ba siya kung ituring? Papaano natin itinuturing na kaibigan si Jesus? Papaano ikaw bilang kanyang kaibigan, nakakasunod ka ba sa kanya na nagsabi sa iyo na humayo ka, magbunga, at manatili ang iyong bunga? Ano-ano na ang ibinubunga ng pakikipagkaibigan mo kay Jesus? Isang bagay na dapat nating pagnilayang maigi. Nang sa ganun, anumang bunga mayroon ang ating pakikipagkaibigan kay Jesus, mapanatili natin ito at huwag makalimot sa atas ng paghayo ng pakikibahagi sa kanyang misyon, ang misyon ng pagiging isang anak ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos si pag-adya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.